Kasi dati, si PRD na sisibak yung mga hepe kasi mga skalawag. Pero ito, mga nanguhuli ng hindi ka nais-nais, kumikilos ng mga hindi ka nais-nais. O ito, ngayong panahon, ang dami-dami ng mga polis na mga nag-resign, tinanggal sa serbisyo, kasi ganito, kasi ganyan. Alam nyo, bilib na bilib o, kaya naman pala bumaba ang crime rate. Kasi sabi nila, sa panahon daw ni PRD, mataas ang crime rate, sa panahon daw ni PBBM, mababa ang crime rate. Kaya naman pala mababa ang crime rate sa panahon ni PBBM kasi yung mga kriminal, meron na silang karelyebo. Meron na silang kompetisyon. E syempre nga naman, alimbawa ako kriminal. Ay, ayoko na nang maging kriminal. Bakit? Eh yung kompetensya ko, nasa posisyon eh. Yung kompetensya ko, mga polis. Di na, magtatrabaho na ako ng maalos. Ano naman ang laban ko sa polis? Pag sila nang scam ng mga tao, legal. Hindi sila makukulong. Pag kami, kulong ka agad, baka mamatay pa. So ito, bakit na ano? Kasi meron daw, ano, meron daw yung pagpatay sa, yung inalis sa pwesto, no, sa pagpatay ng tauhan sa binatilyong ano. Natatanda, ito yata yung ano eh, yung tumatakbo yung bata, tas ang tinamaan yung kapatid. Tingnan nga natin tong report na to. Leia, bakit siya inalis sa pwesto? Dawit din ba dito si Lieutenant Colonel Piquero sa insidente? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inalis na sa pwesto upang bigyang daan ang investigasyon na ginagawa ng PNP. Kaugnay sa kanyang panahon. Ayan na nga yun. Yung batang nanakbo, tapos hinabol. Nanagutan bilang hepe naman nitong si Police Corporal Arnulfo Sabilio. Si Sabilio, Ella, ang nakapatay kay John Francis Umpada matapos natamaan sa ginawang pamaril sa kapatid nito na si John Ace Umpad. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, pinalitan si Piquero ni Lieutenant Colonel Arnulfo Silencio. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na kasama sa iimbestigahan si Piquero para malaman kung mayroon itong administrative lapses sa kanyang panig. Dagdag ni Colonel Fajardo, negatibo ang paraffin test na isinagawa kay Sabilio at sa civilian na angkas nito na si Jeffrey Baguio. Subalit, nagpositibo naman sa gunpowder residue ang baril ni Sabilio. Gayunman, Ella, wala niya nakalagay sa medical certificate ng mga ito kung positibo sila sa alcohol test. Gayunman, handa naman aniyang attending physician na ipaliwanag ang kanyang finding kung papadalhan siya ng imbitasyon kaugnay sa issue. O, mahirap. Ito na nga yung sinasabi natin na wala tayong standard na protocol. Ito yung sinasabi natin na kailangan i-revisit yung mga sistema, yung mga policies, i-revisit ng pamunuan ng PNP. Kasi bawat istasyon, magkakaiba sila ng interpretasyon doon sa mga dapat na ipatupad nila, ng mga ganito, ng mga ganyan. Yun ang problema kasi dito. Kaya yan, nasibak yung pulis na yan dahil yung ma-happy niya kasi nga, kita mo naman, saan ka naman makakita na nag-negative sa paraffin test tapos yung baril niya may gunpowder residue. Ano yung pumutok mag-isa yung baril tapos tumama dun sa bata? Itong mga hepe din kasi, criminal na nga yung mga pulis ninyo, pinagtatakpan nyo pa. Porket mahihirap itong mga nabibiktima, pinagtatakpan nyo. Yun ang mali, kaya, ay nako, ay. Kasi nung nakaraan, nung nangyari ito, yung happy na yan, siya yung nagsasalita na ganito, tinarilib na natin, ganito, ganyan. Ganyan din yung sa may Caloocan. Ay, sa Caloocan, sa may Malabon. Hindi ba yung kay Jemboy? O ganun din. Papahuli daw niya, ganito, ganyan. Yung pala, kasama siya dun sa mga nagwa-whitewash. So, ganun din yung nangyari dito sa Rizal. O parang tila mo wina-whitewash nila at iwa-whitewash nila paunti-unti ito para ano. O ayan, para wala silang kaso pare-parehas. Sa ngayon, Ella, ay nananatiling nakakulong ang dalawang suspect. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. Late. Yan, ang dami ng mga nasibak na mga hepe. Diyos mio.